Magandang hapon sa lahat ng manonood. Ito ay regarding doon sa topic na alin ba yung tama, Berean o Truth Seeker. So, ang point of view namin ay yung Berean. Ano ba yung Berean? Yung Berean ay ang character nito ay nasa Acts 17:11. So, makikita natin dito kung bubuksan natin ating Bible. Acts 17:11 verse 10 muna. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. Berea is the place where kung saan yung location ng pinuntahan ni na Pablo. So ito ay lugar na kung saan nasa Asia Minor yung Berea. Who coming Peter went into the synagogue of the Jew. Now, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind. Take note, itong mga tao na nasa Berea, at pag dinagdagan mo ng N, ito ay pagkakilanlan ng isang taong nakatira. Ito yung karakter na tinutukoy. Hindi na ito lugar, kundi ito ay karakter. Ang karakter nila ay handa silang tumanggap ng salita ng katotohanan. Pangalawa, readiness of mind. Bakit mayroong readiness of mind? Ano bang ibig sabihin ng readiness of mind? Ha? No. Ang kalitulad nito ay pagiging open. Kaya nga ang Berean ay open-minded. Pwede kang magsaliksik pero nikalaita ka pa rin. You are seeking the truth but you are close-minded. And that is the difference between the truth seeker. And then, these are more noble. Who are those noble people? To those who are in the Berea, then they are comparing in the Thessalonica. Tama? Thessalonica and then Berea. So, ang Berea ay pinagkumpara ni Pablo na these were more noble than those in Thessalonica. Why? Because they are readiness of mind. Mayroon silang readiness of mind. Mayroon silang open-minded. Not only in Berea, but a noble. But a noble, yes. Pag sinabing noble, they are wise. No? Pag sinabing noble, they are wise. They receive the word. No? The word. Not only the word of your yung sinabi mo lang, but you have to prove all things na hindi mo lang napakinggan na kung sino-sino, but ikaw mismo yung nakapagpatunay na ito ay totoo. The words with readiness of mind and search the scripture daily. Nagsasaliksik ka ng scripture kung itong sinasabi ni na Pablo, Silas ay totoo. No? Ngayon kung hindi ito totoo, ano yung gagawin mo? Ito na yung karakter mayroon ng ano. Ito ang karakter mayroon ang Berea. Pag hindi totoo, hindi mo tinatakwil yung tao, hindi mo minamarkahan yung tao, bagkos iniibig mo pa yung tao na mapagsabihan mo ng totoo. Hindi ka nagtatakwil, hindi ka namumuhi sa tao. Yun yung karakter na in-exercise ng Berea. Hindi siya naglalagay ng tuldok, kundi siya ay naglalagay ng kama, binibigyan pa ng chance para mabago. Ano yung mababago? Yung isip, pupwede. Mabago yung espiritu, pupwede. Pero hindi gawa natin yon, gawa ng Diyos yon. So, ito ay exercise ng character. No? Character, to be humble. Not only to be humble, but you have humble yourselves to prove all things. Yun yung nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Ngayon, ang Berean ba ay truth seeker din? Ang truth seeker ay kabilang siya ng, under siya doon sa kategori ng Berean. No? Kabilang siya doon, isa sa mga karakter ng Berean yung truth seeker. No? Yun. Ngayon, ang Berean ba'y hukom? Yes, they are.
no? Hukom din sila. Paano sila maghukom? Because sila ay nakakapag-decide. Ang hukom means to decide between right or wrong. You are already a judge, no? Ang sa bakal, ang hukom na tulad sa atin, nagde-decide siya, nagka-guide siya, nagka-advise siya. Yan ang hukom. Hmm. Tama 'yon. Ang hukom ay hindi lang siya nag parang hukom na tagahatol, hindi 'yan ang tunay na definition ng hukom, kundi ang hukom ay instruction. Ano pa? Guidance. To guide, no? So, to teach, no? Yes, nagtuturo, no? So, yun yung kategori, yun yung classification as a judge, no? Ang pagkakaintindi naman natin sa judge ngayon ay talagang ikaw yung tagahatol, no? Kumbaga, oo. Yung persecutor. Persecutor. Yes. Dito, binibigyan ka pa ng chance na magbago, no? Kasi ang pagiging hukom dito, individual, ay mayroong paghatol sa kanyang sarili. Not only the judge, no? Walang ibang tagahatol sa atin, walang ibang judge maliban kundi ang Diyos. Ang Diyos yung tagahatol. But tayo din, tagahatol tayo when it comes to decide. No? Magdi-decide tayo, ang decision natin, minsan hindi pa natin nakuha accurate yung decision natin. Minsan yung decision natin hindi natin alam kung ano yung resulta nun. No? Kung yung kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mali. Nalalaman na lang natin yung resulta pag once na ginawa na natin. Tama? So, yun. Oh, nag-decide ka, kahit mali yan, nakapag-decide ka. So, you are already judged to your yourself. Ngayon, ang hukom ay mayroong instruction. Anong instruction mayroon ang hukom? Alam ba natin kung ano yung instruction? Ang hukom? Ang instruction ng hukom, halimbawa, mayroon tayo, tama yun, Brother Ossie, mayroon tayong limang kategori. Ang limang kategori ay, una, birian. Ito'y pagtuturo sa ugali ng iyong sarili. Tuturuan mo yung ugali mo sa iyong sarili. Halimbawa, dumating sa punto, mayroong ibang aral na dala na iba doon sa iyo. Ano yung reaction mo? Ano yung response mo? Ipagpipilitan mo ba sa kanya na tama yung sa iyo at hindi ka makikinig kung ano yung pinipresenta sa iyo? Anong tama nga ugali? Kailangan mo muna ubusin yung ebidensya niya bago ka magsabi na mali ka. Tama? Bago ka magsabi na mali ka, kailangan mo nang puntuhin mo kung ano yung ebidensya mayroon siya. Ipakita mo yung tama at ipakita mo yung mali. Ang tao ang magpipili kung alin dito yung tama, alin yung mali. Oh, ngayon ang tao ang magde-decide. Siya yung hahatol sa sarili niya, not yours. Oh. 'Di ba? So, tuturuan muna ang tao ng ugali ng kanyang sarili. Kasi minsan talaga nawala yung sarili natin eh. Sarili yung ugali, nawala. Taong nawawala sa sarili. Taong nawala sa sarili. Oh. Pangalawa, yung doctrine. No? Mayroon tayong doktrina. Ang doktrina natin, mayroon tayong aral na iisa lang ang Diyos at yun ang Ama. Ha? Patunayan mo ngayon na yun ang doktrina mayroon ka. Lahat. Ngayon, may nagsasabi na mayroong isang Diyos na mayroong tatlong magkapantay na Diyos. No? Ngayon, papatunayan mo na sila'y mali at yun yung tama. Oo, kukunin mo yung espiritu ng pagkabirian, yung karakter na pagkabirian. Yun yung master key mo. No? Yun yung master key mo. Ngayon, sa LCM, anong instruction mayroon sa LCM? Oh, ang instruction mayroon sa LCM, do not equally yoke to the unbeliever. Tama? May pangalawa pa dito, huwag kang mag-asawa na hindi ka pa matured. Di ba? Pag ikaw kumuha ng mapapangasawa, kailangan muna ay kumuha ka ng counselor mo or else
magkakaroon ka ng sariling diskarte. Bakit? Sabi, sinabi ng Bible dito, the multitude of counselor, there is safety. No? The multitude of counselor, there is safety. E ngayon, ginawa mo, kung ikaw ang counselor ngayon, wala ka na, parang ginawa mo, ikaw na lang sarili. Nakakatiyak ka ba na yung decision mo ay tama? Hindi ka muna nagkonsulta. Kagaya ng paggawa ng Biblia, ilang mga doctorate ang nito, yung bumuo para ma-approve na maiano yung Bible. Isang tao lang ba yung nag-decide? Maraming tao yun yan. Ha? Hindi. Maraming tao. Pagkakalam ko, 70 ito sila. Ayun, almost 300. 70, may tawag dyan, kaya sila yung council. Kumuha, gumawa sila ng council para ma-approve, maipasok lang itong itong Bible. Alexis, 70, ano? Oo. So, kailangan mo yung council to prove na yung tinatayuan mo tama. No? Na wala ka nang mapuntahan, na wala ka nang maikatuwiran. Yun na yung katuwiran na talagang accurate. So, yun. Mayroon ba tayong patunay na ang LCM ay dapat ang magulang ang siyang pipili ng pangasawa? Although sasabihin ng ibang mga Christian, we are not the Jew, no? Hindi natin pwedeng gayahin kung ano yung tradisyon mayroon ng mga Hudyo. Pero ang tanong ko, makakatulong ba kung ang magulang ang pipili ng pangasawa? Ha? Paano? Abraham. Paano kung ang magulang ay hindi niya alam na ito tama ba? Mayroon bang kasiguraduhan na ang mapipili ng magulang na papangasawa ng kanyang anak, both side, lalaki o babae, na yun ay karapat-dapat niyang mapapangasawa? Dito, kilala lang ang ibigay ng magulang, hindi niya kilala yung ibigay niya sa anak niya. Alam ka naman, punta ka lang, pili ka. Dito, katuwa ng ginawa niya ko lang, bako niya pinapunta sa isa, kung kilala niya yung punta niya sa anak, alam niya kasi kamag-alak niya eh. Pero, sapat na ba na batayan na dahil kamag-anak yung pupuntahan, baka kasiguro ka na ba na tama na yung kanyang magiging partner? May gabay pa rin yun. Ha? Sa panahon natin ngayon, kailangan mo pa rin na mayroon kayo training. Sa'yo, Brother Ricky, ano? Brother Jose? Sa panahon natin ngayon, kailangan pa rin ang pasama sa training pa rin. May training pa rin. Si Eliezer na tinuruan o binigyan ng utos ni Abraham na ang utos niya, huwag kang kumuha ng mapapangasawa sa aking anak na labas doon sa aking mga angkan, kamag-anak. Ngunit, nung pagpunta ni Eliezer sa bayan ni Laban, hindi pa rin siya nakasiguro na yung babaeng makakausap mga pangasawa niya, ayun na yung ibibigay ng Diyos para kay Isaac. Hindi niya alam eh. Hindi niya rin alam. Hindi niya ginawa na sarili niyang pagpapasya na ito na yung babae para kay Isaac. Anong ginawa niya? Nanalangin siya sa Diyos. Mayroon siyang classification. Nagkuha siya ng sign. Hindi mo pa natandaan. Oo. Para madila na sige, punta ka sa Islam, kailangan mapangasala mo sa Kristiyano. Paano ka patunayan mo itong Kristiyano? Yan. Diba? Yan ang ano, yun yung tinatanong, yun yung nire-resolve natin. Gaano ka 100%? Yes. Tama yun. Gaano ka 100% na itong babae na mapipili mo o lalaki na mapipili mo, kahit kamag-anak mo o kapatiran mo, na siya na yung talagang accurate na ibibigay ng Diyos para sa magiging partner ng anak mo. No? Kailangan mo ay, kailangan makakuha ka, makitaan mo ng, ano sabi ko kanina? Palatandaan. Karakter, palatandaan kung siya ay kwalipikado
para maging mapapangasawa ng anak mo. Si Eliezer na nalangin, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung sinong babaeng karapat dapat para sa aking Panginoon. Nanalangin siya. Ngayon, sabi niya, ang sino man ang magpapainom sa aking mga kamilyo at kukuha ng tubig, yun ang mapapangasawa ng anak ko. Ngayon, mayroon pa ba yan ngayon? Hindi iyan supernatural na gagayahin natin o kagaya noon. Walang kamil ngayon. Ang palatandaan natin ngayon, ang tinuturo sa atin, kung sino yung mapapangasawa, kung ang lalaki o babae desididong sumunod doon sa palatuntunan na pinapagawa ng Diyos sa kanya, yun yung palatandaan na siya yung mapapangasawa. Ano yun? Una, mayroon ba siyang desire para mag-disciple ng iba pa? Mayroon na ba siyang kusa para mag-ministry at para magpatunay ng lahat ng mga bagay, maging man yung doktrina? Mayroon ba siyang espiritu ng magpapasakop? Pagpapasakop? May nakita na ba kayo dito? O sa panahon nila noon? Wala. Oh, napakahirap. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, hindi ang pagbili ng papangasawa dito, hindi yan tsamba. Hindi yan tsamba. Kailangan yan paghirapan. At hindi ka rin pwedeng mag-decide na sarili mo lang. Kasi, once na ikaw mag-decide na sarili mo lang, it brings you down. Ano? Masasaktan ka lang. Tama? Pwede kang makapapili na akala mo okay na, pero later on, bandang huli, hindi pala. Diba? So, anong kailangan mo gawin dyan? Kailangan mo suriin yung tao. Kung kaya na mag-ministry ng isang gawain, mag-handle, mayroon niyang kapasidad, qualified yan doon sa training. Ang training natin, 20 years. Diba? 20 years. Pero kung ikaw ngayon ay 40 years na at magti-training ka ng 20 years, senior citizen ka na. Pag nag-graduate ka, senior citizen, hindi ko alam, baka minipos ka na sakali. Pero hindi naman naabot sa ganun. Hindi naman naabot sa ganyan. Ba't ka natatawa, Barfidi? Ha? Para may kasong hotel with you, mag-pardon. Oo. Dito, kung 2-3 years, pero dito, Baderosino, kung ikaw magsimula pa lang, ang anak mo'y sinanay mo na umaga pa lang, hindi ka na mahihirapan. Oo. Mula bata hanggang sa paglaki at under training siya, hindi ka mahirapan mag-decide. Ang mangyayari dito sa bata, pag once na mayroon na siyang nagustuhan, imposibleng hindi magpaalam sa'yo. Bilang respeto sa magulang, dahil naintindihan na training mo, ang bata magpaalam pa, gusto kong mabae, ano ba, karapat-dapat ba ito para sa akin? Hindi maglilihim yan. Pero kung itong training na to ay hindi talaga pulido 100%, kaya sinabi ni Brother George kanina, pag hindi ito na 100% na ginanap ng isang magulang, imposible na hindi magawa yon. Pwedeng magsarili. Kasi bakit? The foolishness is bound in the heart of the child. Pag hindi naalis yan, kamangmangan na yan sa bata, mananatili yan hanggang paglaki. Pag hindi nawala yan. Kaya napakahalaga yung training pagdating sa LCM. How about doon sa PTA? PTA, kung maintindihan natin yung PTA, although marami talaga masaktan, pati ako masaktan ako dito. Eh. Pag ang PTA, hindi natin, ano words ng PTA? Patriarchal training aspect. Ang patriarchal training aspect, mayroon tatlong kategori dyan. Yung authority, yung admonition, yung nurture, yun na yung authority. Yung admonition mo, hindi mo magagawa pag wala kang authority. Napakawik yung admonition mo. Napakawik yung
yung utos ng magulang pag wala kang authority. Oo. Halimbawa, mayroon kang inuutos, mayroon kang gustong iutos sa anak mo. Dahil yung anak mo hindi nasanay na ginagamot mo yung authority, yung pa, halimbawa nagutos ka parang hindi lang pinansin, katapos pinagbigyan mo. Pinagbigyan mo, di ba? Kadalasan ba ganyan nangyayari? Pag nagutos ka, hindi susundin. Minsan pinabigyan natin. Tama ba? Nahaya. Tama ba yan, Sir Linda? Nahaya. Tama ba? O, pag nag-utos tayo, minsan hindi sinusunod. Ano ang kadalasang ginagawa natin, Sister Shea? Hindi sinusunod? Oo. Nag-utos ka. Magulang ka, di ba? Nag-utos ka. Hindi sinunod ng anak mo. Ano yung ginawa mo? Kontrolo natin, siyempre, kitikin. Nagagawa ba natin yun? Paano pag ayaw pa rin sumunod? Ha? Paano nangyari pag hindi sumunod? Paano pag ayaw pa rin sumunod? Pag ayaw pa rin sumunod, wait, anong gagawin mo? Ikaw nang gagawa. Ha? Ikaw nang gagawa. Yun na nga ang ano, yun na nga yung resulta niyan. Yun na nga yung resulta. Ikaw yung mag-adjust imbis na ang anak ang mag-adjust sa yung anak yung mag. Hindi yung training. Hindi training. Kasi sa training, wait. Ha? Or wait. Hindi bibi. Oo. Wait. Hindi ka papayag na ang utos mo ay hindi sumunod. Parang nangyari yan pa rin sa Jaylan. Di ba? Nagagay ka ng line. Oo. Nangadyan ka lang. May sabi ng anak ko, ayaw ko, di kumurong ka na naman. Oo. Ikaw ay poro hanggang napuno ka. Oo. Hanggang napuno. Mas malala yung napuno kaysa doon sa unti-unti na ano. Mas malala yun. Mas malala. Oo. So, karamihang magulang, ganon ang nangyayari. Ganon ang ginagawa. Kaya minsan, mas matapang pa yung anak kaysa doon sa magulang. Darating yung araw, babalikta rin na yung mundo. Diba? Darating yung araw, ang magulang ang susunod sa anak. Ako, naranasan ko yung brand, balik pa ako. Pero nagkakito ko talaga. Oo. Oh. Na may doon sa amin sa probinsya. Kasi may kasi sila, may lupain. Tapos yung anak na lalaki, nag-isa lang niya. Na ito, malinaw pa talaga sa isip ko. Nagsisigaw ako, lasing. Hindi na ngayon Diyos ama, Diyos anak na. But, yan na lang pasunod. Kaya mo. Alam ko yun. Sa amin sa bagay. Oh, totoo talaga. Totoo. Diyos anak na ngayon. Oo. Kasi siya na kumukulong lang ng pamilya. Yung mga kapatid niya, siyang matapang sa tatay niya. Diyos anak. Kaya nga, ang mahalaga dito... Kaya nga sabi nung Abisaya, Diyos ko po! Diyos ko po! So, malaki yung obligasyon natin, mga magulang. Malaki yung obligasyon. Kaya nga, yung mga anak natin, mga young people, tinitrain natin na balang araw, ang kanilang mapapangasawa ay kapwa, believer kapwa, matured bago sila mag-asawa. Hindi sila pwedeng kumuha ng mapapangasawa na basta-basta na lang kumuha by means na napilitan, nakakuha lang siya ng asawa dahil depressed, no? Dahil mayroon siyang iniiwasan sa ano. Kadalasan yan nangyayari talagang ano, pag ginawa nila yan, pag nag-asawa sila, nagkaroon ng anak, para silang may balang, may bula, ano, may batong hila-hila sa kanilang paa. Oo, hindi balanse. Oo, hindi balanse yung kanilang pagsasama. Kaya masyadong, ano, minsan, lagi nasa barangay, yung, ano, yung puntahan. No? So, oo, sa hukuman, Brother PD. Oo. Kasi dapat pag kumuha ka ng mapapangasawa para hindi ka masaktan ay dumaan ka doon sa training. Oh, i-submit mo sa training. Ngayon, tatlong taon din 'yan. Oo. Ilang taon ka nga? 50 kung 56 ka na ngayon, mag-undergo ka ng training 20 years. So, may 77 years. 20 years, 70 na po ya. Di training.
pare. So yun, isa lang naman yan na... Si Jacob, ilang taon si Jacob? I believe na si Jacob nag-undergo siya ng training 42. Years old. 42 years old. Nag-ano siya ng 7 years kay, sino ba yung una? Kay Rachel. Okay, pero hindi natin pwede i-compare yung expanse ng life noon at expanse ng life natin ngayon. Tama. Yun yung sinabi mo kanina. Ang life natin noon, hindi pa ba eh. 10 years na ba? 9 years pa ba ba eh. Hindi ka naabot ng 10 years. Although, kung nagsimula, kung ang magulang, tinan nyo ha, kung ang magulang ay mayroon siyang anak, ang magulang, halimbawa, alam niya na yung training na to, nagkaroon siya ng anak. Simula pa lang nang magkaroon siya ng anak, mayroon na siyang training sa anak tungkol doon sa LCM ng anak nila. Hindi mo hayaan na wala lang. Unang step ng bata, ilang taon, 2 to 3 years old, ano yung pwede mong gawin? Pag hindi pulido yung ginagawa mo dyan at may mga baklag-baklag pa yan, pwedeng tumigas yung puso ng bata. At yung inuotos ng magulang, pwedeng hindi masunod. Tama? Pwedeng hindi masunod yun. Kasi, bakit? Yung katigasan ng bata, pwedeng ma-influensya nung nasa labas na kapaligid sa kanya. Pangalawa, yung pinapanood sa TV ngayon. Pag na-influensyahan sila dyan, may cellphone, pag na-influensyahan sila dyan, pwedeng tumigas yung ano ng bata. Sa atin naman yung sa amin ng 20 years, parang lang yun, baga example lang yun. Pero, may pasihan naman tayo. Nakasiguro. Pasihan siya na yung kita na sa, ito, pinyo ang pakawalan to. May pasihan ang kanyan, ba? Sige. Alam nyo ba kung ano yung basihan? Para, ano yung batayan natin na yung babae o lalaki ay karapat dapat ng maging partner ni babae? Si Barrio Osit, continue mo. Para sa akin, ang pinakapasyal dyan yung talagang hindi mo na sila kailangan utusan, may pusa na sila. Kasi nadidesign mo naman kung talagang ano eh, yung tunay. Yung tunay o hindi eh. May discern na yung karim eh. Baga, talagang meron na sila ang pusa na gagawin nila ng bagay na kahit walang kapag-utos. Baga, ay kita mo na, ano na sa kanila yung revival talaga. Na, ito pili mo kapag-utos. Kasi, baka nag-minister na sila. Baka may mga sakit na sila sa ministry. Yan na yung pinakaangat nila yung bago dumating sa sign. Yung sign na baka yung pagkakasawa, akar ng kulay. Physical, pangalawa na lang yun. Yung pinakahabon nila yung ministry. Yun saan na dapat ang mangyari? O kasi yung pagkakasawa, yung ministry. Hindi ka na lang ito. Saan ka magaling? Yung sinasabing 20 years, equivalent ng 2 years yung maliit. Kasi bakit? Ang 2 years ngayon, panliligaw 2 years? Ang bis na lang eh. Yung ano nga. Kasi bakit? Yung 1-2 years na yan, yan ay parang inaalam pa yung yan. Inaalam pa yung niya, yung nature ng lalaki at yung nature ng babae, kung ano pa yung kanyang tinatawag desire tungo sa kanyang pananampalataya kasi kailangan magpapagas nyo. And one year, eto na ngayon yung plan. Paglampas mo. Yung plan. Pero kakibat na yun, yung mga prosedyo na gagamit is tungkol sa ministry ng Diyos. Na habang ikaw ay inaano pa sa isang taon, tunin pa rin ang ministry mo sa Diyos. Pagdating sa ano, nagiging authority parang nature mo na is pastor na. Na nagkakaroon na sa yung five-fold ministry, yung attribute niya, sometimes nagiging apostol ka, nagiging pastor ka, nagiging pastor ka, nagiging teacher ka, nagiging evangelist ka. So nakikita yan. So yun ang pagbabago. Pero yung sinasabi niya na 20 years, Diyos ko po. Example na lang yan. Example nga, pero hindi yan dapat is as a press, as a head of the church. Your work is source of authority, okay. And instruction and requirements. Kung ikaw ang magsasalita ng ganun, hindi mo pwedeng example eh. Nasa sa iyo yung authority yung anointing eh. So kung pwede yung anointing mo yan, mag-based doon sa sinasabi mo rin.
See, whatever you work is to release, that's the power of authority. Diba? Pag nagsalita ka ba, kung pwede ba, ay, example lang yan. O joke lang muna yan. Halimbawa muna yan. No, when you spoke into the power of authority, para ka nag-testimony sa Diyos yan eh. Ano, ginujoke mo sa Diyos? Ginujoke mo sa harapan ng Diyos dyan sa harapan mo? Pag nagsasalita ka? Okay, Father Francis, Father Freddy, bakit sinasabi in 20 years? Kasi tayo, bilang tao lang ginagamit ang Panginoon, hindi mo alam pa ang puso niya. Diyos lang nakakalam. Siguro ang tama niya, Brother Jose, paglabas ng bata, start ng training yun. Yun ang ano, kasi pag it's niya ng 21-21, yun ang tama. Pag nakita mo yung ganun na yung ano, ay, nakita ko, di ba? Yun ang yung part of training as a become as priest and yun, mabuti nakuha mo. Diba? Oh, yun. So hindi ganun yun. Kasi, Diyos ko po, nanay. Ayun mo lang. Brother Freddy, ang ano natin sa training, halimbawa, ito madalas, kadalasan na maitatanong sa atin, ipaano kung aking mga anak ay malaki na at dumating yung, yun nga, yung dumating yung mensahe na to, ano yung posibilidad na gawin ng isang magulang? Susundin niya pa ba? Yung, okay. Kung inutos ng hukom na ganito yung gawin ng anak mo, alam mo na yung mensahe, no? Na kailangan yung anak mo ay mag-submit sa'yo. Kung ang anak mo ay nakasanayan na walang respeto sa'yo, di ngayon magpapa-implement ka, magtuturo ka ng respeto para doon sa anak mo na kailangan mag-respeto sa'yo bilang magulang, at hindi sanay yung anak na gawin sa'yo yon. Ano yung pwede mong gawin? Okay. Ito yan. For example, ito nga, babalikin dati kong training. For example, from out of your, ano, single lang na yung bata, start the people, beginning of your training. So, pag sinanay mo yung anak mo, mula sa paglalabas niya, hanggang sa dumating na sinasabi, na 20 years na, na start. Kasi siya na mismo makakapagpili, kahit hindi ka na magsabi, Papa, ito talagang karapat-dapat, gayahan mo ko sa'yo. Kasi, yung nature nito, halos magkaparehas ang nakikita ko sa kanya. So, hindi na siya magkakamali. Pumili ng mapapangasawa. For example, eh, ngayon pa lang siya kukuha ng ano, eh, battle yan. Yung lalaki, hindi yan na kasanayan ng nature ng kanyang katawan eh. Hindi yan nakasanayan ng nature ng traditional na kanilang pananampalataya eh. Na kinahiligan nila ng ano eh. Dahil isasalpa po pa lang yan para mabago yung lifestyle niya doon sa religious na sinasakupan niya. Na gusto siyang pumasok doon. For example, dito, papasok siya. Iba yung strategy na requirement dito sa LCM eh. Pag sinabi 20 years eh, bagsak na kagano'n na lalaki, hina na yun. Magina na. So, hindi, ibig sabihin, ang start talaga ng training, when your child to, ano, ay, yung anak mo, hanggang ngayon, training ko yan, hanggang pa training. Diba? Hanggang sa dumating siya ng 20 years, alam ko siya napipili ng karapat-dapat ng mapapangasawa niya eh. At siya eh kung ako sa akin, ay, hindi ko karapat-dapat, lalayo na ako. Mismo yung babae, mismo yung lalaki, kung talaga siya in the Lord, siya na magsasabing, Apa, i-present ko ito sa FCM. Mama, i-present ko ito sa FCM. Ano yung batayan mo na yung mapipili ng anak mo ay karapat-dapat na susunod mo, susunod siya. Okay. Eh, makikita mo naman kagad, hindi susunod eh. Mga isang buwan, tatlong buwan, wala na, bagsak na. Hindi, isang tao kasi Brother Freddy, dalawang bakit na. May sumusunod, meron hindi. Oo. At isang pamilya sa anak, ganun. May susunod nga. Pari, susunod. Hindi. May susunod. Kasi, ang inano natin yung sa labas, di ba? Ang sa labas na mag-ano yung sila. Hindi, kahit sa labas, hindi mo sabi lahat. Kahit mga hindi tulad sa atin, may mga anak talaga na kahit hindi walang alam sa salita ng Diyos. May masunurin talaga. Oo nga. Pero ito ha, halimbawa lang, sumusunod na sila. Pero may kapasero, paano kung hindi mo tusan, di walang kusa, sumusunod lang lang sa'yo. Oh, sumusunod walang kusa. Oo, walang kusa, parang computer na. Yun ba, sapat na ba yun? Labas yan? Hindi yan. Sa kalulan nila, nagbala yung araw. Ang tayo na ako sa... Parang nangyari, parang robot pa lang sila.
Mahirap kasi ang robot eh. Kaya nga dati, kasi robot sa dati ko lang sinasabi, when you are to train, when you train to anak to someone, kung sino man, o bata, yung anak mo, yung pamilya mo, sa labas man, dapat establish mo yung spirit desire. Yung wisdom niya na spiritual. Kasi kahit itraining mo yan, dahon, pag binitawaw mo yan, bagsak pa rin niya. Kasi bakit? Wala siya mapundasyon ng spiritual eh. Kaya nga, anong basihan? Yung bilhin sa kanya, hindi sumibol eh. Nung kung hindi ang bilhin sa kanya sisibol, hindi yan lalago. Ang mangyayari, kaya hindi niya masumibol, robot. Ito ano ba, pag namatay na yung battery, bagsak na, ibig sabihin, wind out, power of authority, wala na dun sa isang lalaki, bagsak mo siya. Sige, ano, sagutin ko, Barosi, sagutin ko. Sagutin ko na lang para, ano. Yan talaga realidad, di ba? Ang basihan, kung siya ay karapat-dapat maging partner, kung halimbawa anak mo ay matured na, siya ang pipili ng mapapangasawa. Ang sabi ko kanina, yung anak mo, pag wala na training yan, pipili yan ng karapat-dapat na mapangasawa niya. Pero ang gagawin niya, magsasubmit siya sa'yo. Ipapaalam niya sa'yo. Ngayon, yung magulang, mayroong ano, kumbaga kampante siya doon dahil nakita niya naman na yung ano sumusunod, mayroong kusa dito. So, ang batayan na siya ay karapat dapat, mayroong kusa, no? Kaya niya nang mamahala ng isang dito nga ang inanungan ni Bar Francis, kaya mo nang mag-convert ng isang iglesia. Buong iglesia. Kaya mo ba 'yon? Pero ang inano natin dito, hindi. Yung mayroong kusa, babae, lalaki, mayroon silang kusa mag-serve, magpatunay, mag-share, mga laga ng ano, mag-assist, mga laga, mag-Bible study. Yun yung buhay nila. No? Kagaya sa atin, may mga na-training naman dito na talaga yung desire nila makatulong sa iba. Tama ba 'yon, brother? Ano? Brother Jose? Yun yun. Parang meron ka ng malasakit. Oo, may maroon kang malasakit. Gumawa ka ng pamilya. Mayroon kang malasakit. Malasakit mo sa pamilya mo, malasakit mo sa ibang mga kapatiran, kaya mong i-extend yung iyong experience doon sa iba na nangangailangan. So, yun yung buhay ng isang mag-asawa. Kung mag-ILCM pa lang, na yun yung buhay nila, mapatunayan mo na talagang yun ay inordin ng Panginoon. No? Pinagsama sila doon. Ngayon, punta ko doon sa robot. Ang robot ay pansamantala lang yan. Kasi bakit? Yung bata na hindi niya alam, kailangan mo muna siyang turuan step by step hanggang makasanayan niya. Makasanayan niya. Pag once na tayo kasi mayroon tayong utos general, no? Ang utos natin minsan general. Ang general na utos, sabi natin, sige, magkaroon tayo ng Bible study. Ano ang response ng anak mo kung sabihin natin Bible study tayo? General 'yon. Ngayon, hindi niya pa alam kung ano pa yung gagawin niya. Naputo lang si Tershe. Okay, sagot lang. Hindi niya alam kung ano gagawin. So tuturuan mo, magdala ka ng Bible, mag-prepare ka ng topic, yung ita-topic mo. Pero kung alam niya ng bata niyan, mayroon tayong Bible study, automatic na 'yan, mayroon na siyang handa. Magdadala na yan ng notebook, magdadala ng Bible, anumang mga bagay. General, alam niya kung ano yung mga gagawin, ano yung kanyang dadalhin. Oo. Mayroon pa diyang specific na utos. Yung specific na utos, kunin mo yung Bible. Pagdating ng Bible, buklatin mo yung Bible. Pansamantala lang robot na yan. Robot pa muna yan. Pero pagdating ng araw na sanay na siya dyan, hindi mo na kailang mag-utos kasi automatic na sa kanya. Ibig sabihin, yung robot na yan, pansamantala lang. Pag once na sanay na yan, hindi mo na isa-isahin kung ano yung dapat niyang gawin. Automatic na yan. At tingnan mo, ito lang, example ko lang naman, hindi naman ako nagmamalaki sa ano, anak ko. Bible study tayo ngayon, ano yung gagawin? Automatic na yan, nakahanda. Nakahanda na yung stick, nakahanda na yung cellphone, nakahanda na yung Bible, nakahanda na yung booklet. Lahat na yun nakahanda. Yun general utos. Nag-uutos pa ba ako ng individual? Kunin mo yung Bible, kunin mo yung notebook. Nag-uutos pa ba ako? Wala na. Bakit?
binigyan ko na sila ng instruction kung ano ang dapat nilang gawin pagdating ng Bible study. Di ba? De, pansamantalang, specific na utos, pansamantala lang yun. Hindi naman nagtagal. Pero kung yan ay nakasanayan na, yung pagiging robot, alok. Ay. Ano na yun? Automatic na yun. So kung hindi sanay yung magulang dyan, pwedeng mawala yun. Diba? Pwedeng tumigas. Yung automatic kasi, like example, the bound of authority. Nasa pamamahay mo, talaga susunod yan. Pero kung lumabas yan, ng iyong pamamahay yan, kung hindi pa talaga sumibol yan yung nature niya, for example, na, malayo na sa iyo, malayo na sa iyo, malayo na kay Brad Magellan, unti-unti, ano yan eh, unti-unti yung power niya magiging lubat eh. Unti-unti lulubat yan, maniwala ka, lulubat yan, lulukwarm yan. Unless na hindi ang binigisunibol sa kanya talaga. Yung desire ng spiritual na kanya, ay, para pang nangihina ako pag hindi ako pumunta sa church. Pag hindi ko ginagawa itong mga ganitong bagay, para nangihina ako, para anong kayang gagawin ko. Ay, yan na, ibig sabihin nun, kumakain na siya, spiritually. Pero kung ang isang tao, by your authority, for example, ay susunod ka kay Papa, susunod ako kasi nandito ako, susunod talaga yan. Susunod talaga yan, 100% yan. Subukan yung, alisin mo yung authority, ano yun, i-battle mo yan. Ay, lulubat yan, parang George. Oh. Lulubat yan. Lagi nakachart. Kailangan na mag-charge oras. Kaya nga sabi niya ni Jesucristo eh, ang pagkain ko ay gawin ng kalooban ng Diyos. Pag yung desires niya ng bata na yan ay ganun ang desire niya, kahit bitawan mo yan, kahit yan sa mga layo, leon, mga dragon, mga kung ano-anong serpent dyan, ng mga ano, na iyan mo, hindi yan bibigay. Kaya niya yan, kahit bata yan. Bakit? Nandun yung lighting eh. Nandun yung patnubay ng Diyos eh. And yun ang sinasabi ng Proverbs eh. Establish your wisdoms of revelation eh. And knowledge eh. Eh kung knowledge lang, adapting by authority, ay parang, ano yan, i-charge mo lang. Kung sige, nakapag-charge ka, mag-power ka. Eh, kung isipin yan, hindi mag-lulopar niya. 100% nandiyan pa yun sa authority. Susunod yan talaga. See? O, subukan mong bitawan. If I am wrong. Hindi pa naman siguro tapos ang training. Pero anong gagawin yung training? Eh, napakalapit na. Pag ikaw ang nag-training, kaya ang gawin nyo na ngayon, prepare yung family to be strong. Kasi pagdating ng tribulation sa panahon natin ngayon, wala na yung magagamit ng training nyo. Pag ikaw yung teacher sa gawin na flexible tayo, flexible. Oh. Sa mga tinuturuan, sabi nga, iba-iba din ang kanilang sitwasyon. Iba-iba ang kanilang kakayanan. Oo. Oh. Flexible ka. Ang hukom naman, flexible naman. Hindi naman tayo nag-ano kung ano. Hindi namin natin pinipersa. Although talagang maluwag pa nga tayo eh. Di ba? Wala tayong persahan. Ang sa atin, nilalagay natin yung condition ng bawat isa, yung condition ng bawat isa ay sinaalang-alang natin. May instruction tayo, pero pinapakita natin, pag was na hindi nyo sinunod yung instruction, ito yung epekto. Yun yung pinapakita natin. Oo. Mas maluwag pa tayo. Give you an example, the Iglesia ni Cristo, authoritarian niya, maano yan, may ipit yan. May ibang religion, may ipit yan. Talagang yung power of authority nila, inaano nila. Ngayon, kung hindi ka ang regulasyon nila,